So, eto na po yung finished product natin. Inarrange ko na siya. Yung isa, ayun, maluluto na. Ayan. Hello po, mga kaibigan, OFW. Kamusta na po kayo? Ngayon, ako po na malengke sa Wando pa. Kasi may nahanap po ako doon ng isda na talagang usak. Hindi ko siya talaga matsambahan. Napakasarap po kasi yung isda na yun. Ngayon, ang nakita ko po itong talaba, napakaganda. Samahan niyo akong magluto. Magbe-bake tayo nitong talaba, yung oyster. Ngayon, bumili ko ng mga gagamitin natin ingredients galing ako ng Santalho. Pakita ko sa inyo sa isa, ito close up. So, ayan na po yung talaba. Talaga naman po napakalaki. Oh, kasi lapad na ng palad ko. Ayan siya. Oh, ang laki niya. Oh, gabi. Laki. Sarap. Napakasarap po talaga. Para yung talaba sa France. Nakabili kasi ako sa Alpernon. 1 riyal lang. Isa gusto ko matikman. Ganyan. Maputi din yung kanya. Nilinis ko na po iyan. Yan. Nagpapakulo na ako ng tubig. Ngayon, ito po ang ating gagamitin. Ingredients sa ating baked na talaba na oyster. Ito, bumili po ako spinach para naman healthy. Ayan. Tapos yung mozzarella cheese. Meron na ako mga stock na ito eh. Tapos yung butter, ayan, garlic, all-purpose flour. Tapos itong yung milk na low fat. Tapos, ito po siya yung paminta po na ground white pepper. Salt. So, ayan po yung all-purpose flour. Nilalagay ko po dyan yung aking ano. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ito naman po yung Nestle na ginawa ko yung imbibili ko, low fat. Tapos yung garlic. Ayan, depende po ako. Gusto ko maraming garlic eh. Tapos ito po yung mga talaba. Iluluto ko na lahat kasi isang ganyang kalaki. Aba, binalatan ko na nung isang araw kapon. Kasi ano yan eh, nung makalawa ko nabili, sabi ko kagabi, pangalawang araw, pangatlong araw, pwede lang nalagay ko sa rep. Kasi sa mga mall nga, nakalagay lang sa yellow, no, sa oven eh. Nakapatong lang siya gano'n, no. Isa lang binili ko, mahal eh, 1 riyal. Pero ito, isang tiba po ito, taga minuha ko na agad, dinil agad ako ng 500. Sabi ko, kalahati ka ako, ayaw. Paunahan na lang daw, eh di nauna na ako, damputi ko na kinuha ko na. Ayan na po. So, ipiprepare ko na po ito. Iaayos ko lang para dire-diretso na pagluluto natin. Kumukulo na po yung tubig. Pakita ko sa inyo kung paano i-style ko ng ano. Kasi yung iba, tinutungkab nila ng buhay yan. Pero ako, kasi mas gusto ko yung na ano siya, yung nabanlian. So, ganyan po i-style ko. Pakita ko sa inyo. Kasi sa Oma, napakarami po talagang talaba. Nagsawa kami doon. Maglulubog ako ng oras na malubog. Seconds lang, iangat na. Ang lalaki ito yan. Ayan. Ayan. Basta, seconds lang po, yung nauna po na muna. Ang lalaki. Good, sarap. What po ako nung makita ko ito? Ang laki. Ang hira kang makakacha farmers, hindi po ganito kalaki. Nakachamba ako ito sa Kailonda. Suplata nga eh. Wala nang bawas yan, bawas na lang ako. Eh, magang-magang. Ayan, ganun lang po. Basta inilubog ko, nang kumukulo siya, seconds lang. Sanay na ako sa oven. Ay, ganun po. Ay, ayan. Ay, ayan. Ay. Parang, sensya na ako. Ano po na talaga yun eh. Ayan. Basta nainitan siya, nainitan lang. Marunong ba kayong magtungkab nito? Kung paano mag-open. Ay, tuturo ako kayo ng technique. Doon eh, hirap na hirap ako. Tinutungkab ko sa paliktik. Yung pala, doon sa kusod. Ako, ang dami ko. Paninindigan ko na siyang ano eh.
Madaan siya, pero konti lang yan pag kinain mo. So, ayan po, ipakikita ko sa inyo kung paano ako magtungkab. Talaga naman po nito sa dusan. So, ganito po ang ginagawa ko. Niready ko na yung tray. Ayan, lagyan ko na ng aluminum foil para yung kanyang gagawin natin pantapping. Malaglag man dyan. And masasahod, masarap po. Ito, laki. Kasi double siya, oh. Nahirap i-bake yung double. Ito na lang, single. Ito nyo, oh. Sinlaki ng palad po. Ayan. Ayan. Ito po, oh, yung busod niya. Makita ko sa inyo. Ayan po, yung laki niya. Dito po natin siya tutungkabin dyan. Ayan. Dati po dito ako tumutungkabi. Tapos dito, na-teknikan ko, sabi ko maluwang-luwang yung butas. Dito pala yung pinakapusod. So, yan po. Mahilig siya talaba, ito na. Gagamit po tayo ng towel kasi matalim. Tapos, ito, aking pangtungkab, makikipaglaban talaga ng si Batman dito. Pero hindi siya matalim, ito gagamitin ko. Baka sakali. Hindi po. Isang ginamit kahapon. Ito. Masisira siya pero okay lang. Nakikita ko lang sa inyo. Pag nain ko pa na yan. Mahina pa na pakikabi ko ngayon. At na ko, maandar yung aking gout. Kakakain ng bawal. Asa uric acid. Ayan. Ako. Ma-check mo yung puso mo. Kung mahina na yung kamay ko. Ayan. Ayan na ba? Boom. Sumuot na po siya. Ayan, ganyan. Hindi siya masyadong nabandian. Tama-tama lang. Kasi yan ang gusto ko pag na-bake natin. Nakakapit pa siya. Ang laki. Oh. Yun. Ikakat natin yung nakakawit na puso. Usod ba yan naman? Ayan, ang laki niya. Sakto lang. Talaga, pag gusto mo kumain na masarap, paghihirapan mo lahat ng bagay. Naku po. Ito na po, malasipon. Sakto po yung pagkakatungkab ko. Oh, ayan. Oh. Ang laki, di po ba? Kasi ang laki ng palad ko. O, oh, magtulo-tulo laway niya. Yan po ang ating i-bake. Oh, lala. Sarap. Paglaban na naman ako nito. Ha? Mga master ko lang. Mahila lang kasi kami ko dati. Lakas eh. Isang ganun ko lang. Teka agad. Pero ingat po kayo. Baka dumapis yung doon. Nag-gloves pa ako ng leather. Kasi maliliit lang ang uwan namin sa Oman. Pero minsan may malaki. Nakakachamba kami sa mga lagun-lagun dito sa kurun. And then, kaya mo po, sira na ata yung kurun niya. Ay, talagang nakikipaglaban siya. Basta na-chain mo ang pinakapusod niya. Hindi ko ma-twist. Dito kasi, ito talaga pang talaba. Kaso, mapurol. Walang pwersa. Kailangan matulis yung dulo. Ay, ano nga pala talaga katama. Ay, tumulo, sayang. Manamis na miss maalat. So, ayan na po yung nakipaglaban ako. Ayan, di ko tinapos yung iba kasi yan lang nakasya sa tray. Binalik ko siya sa rep at yan ay aking sisintensya ng suka lang. Tsaka sibuyas, bawang, paminta. Napakayamin na nun. So, eto po, ayan o, oh, lalaki niya o. Oh, oh. Ayan, ilapit ko yung camera. Laki talaga siya o. Oh. So, eto po, na-prepare ko na yung ating mga gagamitin. Yung spinach, kinat ko na. Hindi ko lagay lahat kasi masyado marami. Tama lang siya dyan. Kung sumobra, gamitin ko bukas para dun sa ibang. Hindi ko pa na buka-buka. Ayan. Eh, ayaw bumuka eh. Kailangan yata lalaki ang magkakat sa kanila para bumuka. O, sige po. Ano na gagawa na po tayo ng sauce niya.
So, ito po, pinapainitan ko ni paglulutuan natin ng creamy sauce ng ating baked oyster na malalaki, giant. So, ilalagay ko po yung isang water. Unibigay ko ng ganito eh, yung paliliit lang, tapos malaki, para kung iluluto ko, konti lang, hindi nakatangkat. Ayan. Favorite ko ito eh. Angkor, kahit mga sa uman pa ako. Sabi na anak ko, potted dyan. Ay, hindi pa pala. Potted ba yan? Ayan. Nadamihan natin kasi marami akong gagawin bukas. Pag sinipan, so, ayan po, magme-melt na po siya. So, lalagyan na po natin siya ng all-purpose flour. Tansya-tansya lang po. Kasi ako natuto sa tansya-tansya rin paggawa nitong creamy sauce na kaya tayo na isa. Giant din po yung aking kutsara. Parang service po yun. Ayan. Nilalagyan ko ng all-purpose flour para ayan. Unti-unti lang muna. Kulang yan. Nagdagdagan natin. Ayan. Tapos si garlic po, sasabay na natin. Ayan. Mamaya, itong si ano. Si spinach. Napakayami. Paparamago, pero masarap. Wala tayong magagawa. Ayun, nalaglag ng spinach. Okay lang. So, lalagyan na po natin na fresh milk. Kahit anong pong brand ng fresh milk o kahit anong brand ng butter, nasa inyo po yun. Kasi ako, type ko lang po ito. Tansya-tansya lang. Pag malapot masyado, dagdag pa. Kailangan creamy. Unti-unti lang po ang lagay. Baka mamaya napasobra. Magdadagdag na naman tayo ng flour. Ayan. White pepper. Nasa inyo po yung kung gaano karami. Tapos, siyempre, asin. Tansya-tansya lang din po. Ipan ko lang po. Yummy! Ang sarap niya. Tama lang yung alat. Ngayon, lalagay ko na po si spinach. Wow! Hindi ako mapahiya. Mag-twist tayo yung spinach. Ako lang yata magawa nito. Sa baked pattern. Para healthy naman. Patayin ko na siya. Okay na siya. Kasi masusunog siya. Ayan. Wow. Parang type ko pa siya nagyan ng butter. Oops. Hmm. Mainit pa eh. Pwede pa siya. Pero ang sarap. Grabe. Ito na natin. Spinach. Ay! Oh, my God! Sarap! Maliit naman yan. Sayang. Yung alat niya, tamang-tama lang. Konting-konti lang. Kasi may bagong alat itong ate. Ang sarap po ng may spinach. Crunch. Ay,
ayaw ko kasi lumalabnaw. Sayang lang. Si Estrella. Kasi ngayon lang po ako naglagay ng spinach. Ay, ginagawa ko sa oman. Ganyan-ganyan lang. Magtatapping na ako ng mozzarella. Ala! Laban ka. Eh, na-range ko po yan na nakatayo-tayo para hindi siya ano, nalalaglag yung kanyang ano, sauce. Yung ating creamy sauce. Nako, nagmumura. Ayan na. Talo pa ang kakain ka dyan sa mga sikat-sikat na utod ng kamamahal. Eh, sabagay, kakainin mo na lang. Pero ako, mas gusto ko akong gagawa. Lalo na kung mahal. Pag nabibigay mo yung gusto mong lasa. Kung kaya mo rin lang. Oh, galing-galing ko talaga tumansya. Pag lagi mo nang ginagawa, eh, sa oven lagi. Dito, bihira. Eh, wala ka namang nakachamba lang ako ng ano, isang timba. Timbang ano lang, yung timba-timba nila ito sa kanilang takalan. Sabi ko kalahati dahil hindi ko maubos yan. Sabi niya, hindi pwede. Kamaya lang yan, ubos na yan, paulahan na lang. Ah, sige, ako na. Inaakot ako eh. Natakot. Eh, ako pa naman pag ninaakot si Madam, gusto ko. Makuha ko, mabili ko, kung kaya ko rin lang. Ayan. Sakto. Sa inyo, walang matitira. Napakasarap. So, ito po yung mozzarella. Ipatapin natin. Lalo siyang yummy-yummy. Ito, pwede rin po ito, pang-reserve ako na lang paggawa ko ng, pag tinakaw ako po ako lasagna. Lasagna! Iyan na natin, balabalansi para hindi na ako magkudkud, tamad na ako magkudkud. Eh, masarap naman ito. Nagbubuo na kasi kanina pa nilabas. Eh, tandar pa ng aircon sa init. Walang exhaust. Sira. Nagawa ko doon sa gumagawa, nagtunong-gunungan, hindi naman pala marunong. Naadalihan lang ako. Yung pambayad. Yan, pagkakasyon natin. Wala na. Parang mayroong bisita. Pero para sa inyo po ito. Isinishare ko lang sa inyo yung mga katulad kung mahilig magluto. Na nag-iisip ano kaya dapat bukas, ano kaya gagawin kung ano, panibagong matututunan. So, ito na po siya. So, ito na po yung natapping natin. Pakita ko sa inyo ng close-up. Ayan. Nagtapping na po tayo ng mozzarella. Ngayon, ibibake ko na po siya. Saglit lang yan. Lalagay ko na siya. Dahil po itong malapad, sana magkasya. Pero alam mo magkasya ito. Okay, set po natin siya ng 10 minutes muna. Yan, checkin natin. Ulala, yung pot holder ko na sumunog. Ulala, okay na. Ayaman, teka. Siset ko lang yan. So, ayan po, hahanguin ko na siya. Ito, gagamitin ko kasi sa pot holder. Susunog. Ah, mag-irap. Susunog ko isa-isa sana. Ayan. Ano, tignan mo kaganda ko. Ayan. Close up. Kaya ipasok mo na itong isa. Ito naman po. Kasi nasunog.
siya. Nadikit siya. Ayun. Sisirin ng 10 minutes. So, ayan na po siya. Diba? Yummy, yummy. Oh. Yung butter niya, nalaglag lang. Butter lang. Ayan, in-arrange ko kasi siya ng maayos. Ulala. Pagkasarap niyan. Yung wine ko, ayun. Yun, sa tabi ng mga hinugasan ko. Ayun. Hindi talaga magpatalo. Ayan. Sige, isiset ko lang po. At ako'y natatakaw na. So, eto na po yung finished product natin. Inarrange-arrange ko na siya. Yung isa, ayun, maluluto na. Ayan. So, tinanggal ko na po siya sa tray. May natirang dalawa. Kasi pipicturean namin. Ayan. Yan po yung wine. Ayan yung isa, nakasalang pa. Pero okay na, silipin natin. Binaligtad ko kasi yung oven ko. Hindi balance eh. Ayun, ayun siya, ayun. Oh, lapit na, okay na yan. So, eto na po ang finished product. So, isiset ko na para sa tiki man portion plus red wine. Ooh. Wow, kita nyo, perfect, ang bango-bango yung garlic, ang bango tsaka yung butter, wala lang, tinanggal ko yun, ano pala siya, ito, bango wine tayo, red wine, regalo ito ng ano po yung inaanak, wala lang, gusto ko itong yelo yun. Pero nakababas yung saliyan. Ayan. So, tikman muna po natin yung way. Ay, swabe, sarap. Wait, eto po pala. Naku, yung mainit-init ang gusto ko. Ay, mainit nga siya. Mainit nga siya. Ah, mainit nga siya. Lagyan na natin siya dyan para mahawa natin yung way. Ayan. Ako, hindi ba kayo magtutulo lang ngayon ito? Kukunin ko yung mga crispy-crispy. Yun. Tapos ang takaw. Ayun na. Ganyan ako katakaw. Maisipan ko magluto kahit anong luluto ko. At nakaharap pa sa akin saksakan ng dami. Kaya ayos ko yung close-up na close-up. So ito po, naku, ayaw ko siyang lumamig. Kino muna tayo ng wine. Sarap. Ay! Ako! Ito po ang ating creamy baked oyster. Sarap. Mainit pa. Tama-tama lang po yung ang timpla. Ayan, yung kanyang oyster, napakalaki. Yung kanyang, ano tawag dito, pusod. Ayaw bumitaw. Kinuchilyo ko pa yung hangina. Bread, bread. Hindi pala bread. Ang matalim yung mga shell. Nako. Pinahirapan ako pag, pero may technique. Nako, ako may technique. Naku, eto po, napaka-creamy ng ating baked oyster na may spinach. Ganda, mga matusok, pero kasi hindi mapiti. Naku, tignan nyo. Ang sarap. Ikaw na. Ito na. Mainit pa eh. Mainit pa. Kahang. Sarap. Sarap yung cheese. Lahat masarap. Ang usok-usok pa. Umiya muna. Hini na lang. Balik ko sa akin. Palamit na.
Naka, kaya ko ito ubusin, kaya lang, patay si, tingnan niyo yung tahong, ang laki, ay tahong. Ayan, tanggal na siya. Ang laki-laki niya, o kahit na ibig na laki pa. Sarap. Ingit kayo, no? Talagang iingitin mo kayo. Kasi, alam ko naman din sa ibang bansa, malalaki ang ano niya. Lalo sa France. Katikim ako ng tahong. Ay, ng oyster na galing sa France. Malaking-malaki siya, 1 real isa. Sabi nung BFF ko, bili tayo, tigisa, tikman natin. Ang mahal kasi, 1 real. Papatid ko. Ayan. O, unang subo para sa inyo, ha? Mga OFW, lalo yung mga nasa barko, mga seaman. Ayan, napakadali lang. Naku. Pinakamasarap na natin mga kong baked tahong. Ay! Baked oyster. Na may peanut. Ang sarap. Talaga nga. Yan na siya. May papisip ako. Sarap! Hindi ko na. Naku pa mag-i-adi. Ito pa, si Maria Teresa Pajardo. Sis! Nakachambak ng talaba lalaki. Pag uwi mo, pupunta tayo doon. Parang tubig ininom. Ay, kayang-kaya kong ubusin. Kaya lang, nakakatakot. Dahil rich ito sa kalaban ni Batman. Oo. Creamy talaga. Yummy. Ng buhay. Ay, sarap. Malalaki, masarap ibig. Nalala sa hapon talaga yung oyster na ang taba-taba niya. Oh, lala. Ay, alam niyo po, gabi na yun. Sinadya akong gabi-gawin para iinom ako. Kailangan ubusin ito. Ay, gusto. Sabi nila, pag hindi na ubus yung binubuksan na ganito, ginagamit ko man sa cooking. Lalo na sa mga beef stew, masarap po yan. Kampay, mga ka-OFW, mga nasa barko, ang inyong prinsesa, Lasindera. 65 na po ako, ha? Pagbigyan niyo na. At ako'y nag-i-enjoy na lang. Nag-i-enjoy na lang na isinishare ko yung konting kaalaman ko na natututunan ko by myself lang. Yun, mainit ito. Gusto ko pa yung mainit-init kasi yun medyo malamig na yun. Ito, tama lang init niya. Naku. Tingnan nyo naman pagkapulan niya. Napakasarap. Siguro, bago pumasok ko aking anak ang ini, nakita niya eh. Nai-imagine niya, mahilig din siya dito. Gary. For centering. Naku po, sarap. Tingnan niyo. Igupin niyo. Ah, sarap. Hindi niyo makita. Hindi pa baba ko. Nalaglag, sayang. Ang nilis niya na. Kaso binang na ibang, madumi na. Arte-arte na naman. Ito po yung pusod niya. Kami nang kuha ko yan. Yan ang pahirap sa akin ngayon na kaya ayaw bumuka-buka yun. Natastas ko na siya dito. Yung pusod niya ayaw maghiwalay. Sarap. Sarap. Naglagay kayo ng spinach. Tapos garlic. Ang sarap. Paglaban sa akin eh. Kalaban ni Batman. Duda ko nito, kada dal-dal ko, maubos po ito eh. Ako pa man din. Pag nalalasing, sige-sige, sabay tulog. Nako, panyaman! Sarap.
gusto ko yung pagka-creamy niya, medyo matutusta mo siya sa pagkakabe, hindi matatapon. Iba kasi matatapon, teka po hindi yun, sarap-sarap niya. Sakto-sakto yung linam na wala yung mga pampalasang po. Ano ha? Kukunin kita. Sarap po yun. Ako pasensya na sa alimasan na eh. Yung mga dalamay na yun, sinusutsot pa yun, dinudot-dot ka. Ang sarap. Iingitin ko kayo talaga. Tingnan nyo itsura. Tapos yung kabila. Ang taho niya nagmumura sa laki. Oh, oh labang ka. Ito na. Ito na oh. Bakit pinala. Naku, sarang sarap ah. Tama na yung isa, dalawa. So, apat, lima na. Mabahilo ako. Sa lasing. Masarap. Bukas na. Limot ako maghiwa ng ano. Cucumber, pero na, magbubusog lang ako. Okay na ito, may spinach naman. Mag-orange ako after nito. Hinitin pa ba? Ang sarap, naku. Ewan. Kawawa. Kawawa yung kasama ko pag nagubusog ko. Napakalihang na. Nako Magda, BFF. Alam ko ikaw, paborito mo ito. Lagyan muna kita dyan. Kasi kukunin ko siya, sayang. Gusto ko mainit-init pa siya. Talaga rin naman. Walang masasayang. Sa isda nga, gagalit pusa eh. Wala akong tinitira. Tinik na tinik talaga. Tinik. Inunti-unti ko lang yan. Kasi pagkano, bibigay, mauubos ko talaga yan. Ako, tignan niya naman. Ang kabila niya. Ang laki-laki na naman. Parang utak. Ha? Sarap. Parang pizza. Kasi yung topping makot na lutong-lutong. Sarap. Ayaw talaga ubusin ito. Kaya lang. Nakatakot. Patitikimin ko na lang sila, tigitin yung braso, tatakawin ko lang. Ang tenant ko sa itaas, bigyan ko sila mag-asawa't misa. Itong mga kabibes ko, mga karpintero, na tenant ko, tsaka isang mason. Nag-isa lang din. Siyempre, sa anak ko, tsaka akay patitikin. Patuloyin ko lang. Ang hirap kaya gawin. Sa presyo, wala tayong problema. Kahit mahal siya, ano, basta masarap. Makatikin niya sila. Pero yung pagbuka, paglinis lang niya, binrush ko ng katakot ata yung brush na matalim na brush na gano'n para malinis, walang putik-putik. Isa-isa, ha? Tapos, pakuluan, walang problema. Saglit lang, eh. Basta seconds lang. Yung pag-open, inahihiya lang ako. Gusto kong tawagin sila, yung mag-open kayo, kaya lang. Pag sila pinag-open ko dyan, siguradong dalawa, tatlo lang matitikman ko. Siyempre, bibigyan ko sila. Sila nag-open, marami. Tikim na lang sila, tigil sa piraso. Pag gusto nila, gumawa, panoorin lang sa YouTube. Iisa pa ako. Teka. Bago tayo magpaalaman. 2, 4, 6. Ito, gusto ko yung crispy. Para siyang... Sarap. Asya pizza. Ayan. Ayan. Ang lasagna. Sarap.
mo, alaga ko. Baby Prince, hindi ka pwede nito. Takam-takam. Tumutulong po laway, oh. Ha? Halika, baby. Tumutulong laway, hindi pwede. Sipod. Mamamatay ka. Ispana, ispana. Ispana. Ayoko, yung loko. Uy, hindi pwede. Chika na. Laki ng bata. Asan yung isa? Yung bakulaw? Naninigas. Naamoy eh, bakulaw. Laway na. Ang sarap. Tama-tama lang init niya, kaya inaano ko eh. Hindi ko na pakikita sa inyo, pare-pareho lang eh yung loob. Teka muna. Ito. Hindi ko kayo. Limonita talaga ako, nangiinggit talaga ako. Ngayon pa pala. Bakit na? Yung ganitong init, ang gusto ko, nauubos ko talaga yan. Ayaw ko nang mainit na mainit. Ayaw ko malamig. Ang sakto lang. Ang anim na yan. Nag-iisip pa. Hihirit pa. Sarap pa din. Tapos, hirap na hirap akong ginawa. Wala problema sa presyo yung paggawa. Saglit mo lang kakainin yung haba ng pinaghirapan mo. Wala na si Batman, hihirit pa ako talaga. Ito daw. Yeah, maliyan ba? Uy, ang laki na ng laman mo. Ang laki niya. Nagpare siyang pizza. Pero creamy po yan, ha? Siyempre, matusta na siya. Sarap. Ay, nako. Nakakarami na. Ay, lalaki po niya ang gapalad ko. Tama na po yan. Ano pa? Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa pagluluto nito. Baked creamy oyster with peanuts. Oh, with the spinach. Narising na ako. Peanuts ang sasabi ko. Hindi, iniisip po yung mga alaga ko. Tatabi po sa akin yan dun mamaya. Didilaan yung bibig ko. Kaya mag-toothbrush ako. See you po next time. Thank you for watching. Bye-bye. Gusto ko pa. Teterno ako sana nitong French bread ito. Gagawin kong garlic ka, French bread. Tinamad na. Masarap po yan, di ba, garlic? Garlic butter, French bread. So, ito, hindi naman siya bagay. Aking ano yan, pang himahimagas. Mga binil. Favorite ko ang French bread dito sa Pilipinas. Ayan siya. Yan lang. Mga ngut-nguti ng matakaw na prinsesa. Ayan. Ito sayang, hindi ko siya nagawa eh. Wala na eh, tinamad na ako eh. Kasi magbubusa pa ako ng garlic. Tapos i-slice ko, ipapahiran ko ng butter. Topping ko yan, tapos i-bake. Dagdag trabaho pa. Saka na lang. Alam nyo naman yun. Sige po.